Module number 2, tama ba? Ano yung nakalagay sa baba? Ano? Preparation. Preparation and assessment. Okay, dito na tayo. So, kahit sa ang bagay, importante ang preparation. Pag hindi ka handa, yung gagawin mong actual ay medyo maapektuhan. Either mabagal, hindi effective, mag-fail, even worse. Pandahuli, madiscourage ka pa. Diba? So, kaya marami po ganun. Naranasan ko yan. So, sa amin kasi, in-encourage ka, let's preach the word, labas kayo doon. Siyempre yung, kasi walang, ano, wala masyadong, naranasan ko doon, wala nga masyadong, ano, hindi kami lumalabas, hindi in-encourage, hindi ko rin naranasan. Puro kwento lang, okay? Sige, subukan ko nga. Kung bila nung ando na kami, ano pa kami nun, wala pa kami anak ata nun. Sige, labas tayo. So, meron akong method dito. Bandang huli, inakabahan ako. Hindi ko yung gagawin ko. Kasi hindi ako nasanay ng sumama sa isang soul winner ng mga ilang linggo, buwan. Nakikita ko yung effective method. Yun ang mali. Yun ang mali. So, kaya ngayon, kailangan nating handa. So, ano yung mga dapat ating paghandaan? So, pinakauna, syempre dyan, panalangin. Okay? Sinabi yan sa Bible. Pag hindi ka nag-pray, magaling ka sa palagay mo, eh sobrang nakakatakot minsan na soul winning kasi hindi mo alam ma-expect eh. Iba-ibang tao. Kaya ano yung pag-pray natin? Letter A. Pray for brethren. Brethren? Okay. Basahin natin sa, yan, sa Ephesians 6. Sabi dyan, praying always, di ba? Sa verse 19, sabi niya, for me, okay? That utterance may be given unto me. Pag sinabi utterance, baka pagsalita siya. So, pag sinasabi niya siguro, in a way, takot din siya kahit apostol siya, di ba? That may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. So, again, pag sinabi mystery, ito yung mga bagay na hindi readily naintindihan. So, kaya nga napakahirap, no? Kaya inulit niya yan, that therein I may speak boldly as I ought to speak. So, dapat ang preacher, dapat ang soul winner ay bold, di pwedeng hindi. Bakit? Kasi alam natin yan, parang walang confidence. Ba't ako maniniwala sa'yo? Maniniwala ko ba sarili mo? Okay, ba't ako maniniwala sa'yo? Okay, tandaan yan, mga bata, ha? Ngayon, yung mga bata, pwede mong pula. Pero pag hindi ka bold, hindi ka kasi handa. Hindi mo alam sasabihin mo. Ngayon, minsan nga, ganun. So, kaya pinapanalangin natin na, Panginoon, ibigyan tayo ng boldness. Okay, pag sinabi yan, hindi ka mahiya. Pag sinabing bold, hindi ka nahihiya. Okay? Ikaw ay matapang. Okay, especially sa pag-isalita. Amen? So, that's number one. Boldness. Panalangin mo yan. Every, bawat, tawag dito, ba mag-solving ako ngayon. Pray ka ulit. Pag mag-solving, alam mo yung sagot eh. Yes, exactly. Matthew 9. Ano yung isang bagay pa nag-pray natin? Ito na ang ating verse. Pakibasa nga nyo ng malakas. Ready, go. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Anong papanalangin natin? Laborers. Laborers. Okay. Kasi tayo, katulad ngayon, di ba? Pinalalangin natin to, Lord, ang daming niligtas, ang dami pang mga loko-loko, ang daming mga false teacher, nalilito na yung marami. Lord, so Lord, mag-send po kayo ng mga labor, yung mga gustong maglingkod sa'yo, yung mga gustong matuto, kasi hindi naman sila matututo kung hindi nila gustong matuto. Okay? Stephen, hindi ka makakonsentrate dyan. Ba't andyan ba yan? Dito ka sa unahan. Iwas nyo lang yung mga chairs para hindi maabot na eh. Iwas nyo yung mga chairs. Dahil pang dito, malawak pa dito. Dito kayo. Usog mo na lang dito. Okay, kaya napansin ko yan. Si Peter, yung mga ganyang kabata, ano pa yan eh, nag-observe pa lang. Okay, pero Peter, naintindihan mo ba? Dapat gusto mong gawin. Pag hindi mo gusto, hindi mo gagawin. Ngayon, yung mga bata sa atin, magpapaluin. Eh, mahirap naman yung papaluin kita, mag-soul winning ka. Kapaluin kita, ang pangit naman nun, di ba? So, anyway. So, laborers. Ang hirap nung, may kailangan tayong gawin, di ba? Sino dito ang ano? Ano ba ang magandang ano? Ano ba ginagawa natin? Luto. Luluto tayo ng mga ano? Marami.
Naku, mag-isa lang ako. May, ay, daming ano, daming... Ang daming hugasan. Mag-isa lang ako. So kahit gusto mong gawin yun at gagawin mo, kaya mong gawin, marunong ka, okay, given na yun. Eh kaso ang dami. Nakaka-intimidate yung task. Ano ba yun? Ano yung term doon? Nakaka-demoralize. Nakaka-discourage. Ang daming gawin. Lord, ito yung mga tao. Huwag mo tayo ng park. Mayroon tayong dalawang oras, minsan half day, di ba? Soul winning marathon. Ang dami pa eh. Hindi natin na-share ng lahat. Yung mga bayan, hindi namin nakatog. Ilang taon na tayo, 1.5 years, hanggang saan pa lang tayo? Ito, nakatok natin lahat doon, nakatok hanggang sa doon, dito. Andun pa lang kami, wala pa kami siguro 5 kilometers, hindi pa kami nakakalayo. Inakatok namin lahat ng bahay. Ano mangyayari sa mga hindi nakatok? Wala, hindi sila maliligtas. Yun ang totoo. So ngayon, kaya may gawain tayong ganito, kung dadami yung mga soul winner, even sa church, kahit sa mga Baptist church na, ang sabi ng iba, busy ako, may gagawin kaming iba. May activity kami na walang kinalaman sa soul winning. Yun ang totoo. Mas importante yung walang kinalaman dito minsan, kasi mas cool yun, at mas masaya yun. Yun ang totoo, mag-worship kami. Fellowship naman to eh. Ang ano, may Baptist Day kami. Alam niyo yung Baptist Day? Hindi ko maintindihan kung ba't may Baptist Day. Ano ba yun? Yung... Parang nakikiuso yan sa mga denomination kasi. Mga politiko po yan. Si Duterte dun, ha? Yes, mga politiko po yan. Hindi ako ang sangayon dyan. Mga pastol na politiko. Yung pinuhin ko na video, di ba? Mukhang sila yung nag-ganon. Exactly. So, pero marami sa amin na naki-ano dun. Kasi nga, mga na, ano na, tatamangan. Ang tawag na... May iwasan yun, bakit? Exactly. Kasi parang for the first time. Yes. Makikita kita yung mga Baptist. Yan. May tawag ako dyan, tawag dito, yung may insecure ka, di ba? Uy, sila lang may paradang malaki. Yung Catholic, nagparada, pambira, napuno yung tulay. Ganun eh, no? O, siguro totoo sila. Ganun ba yun? Ganun ba katotohan na paramihan? Hindi. So, kaya naniniwala ako... Pero ang ginawa mo siyang soul winning event. Mas maganda, di ba? Pero wala eh. Pero parang... Lahat ng Baptist. Yan. Yun ang mas ano. Yan. Kaya nga, kaso lang, itong mga to, kilala to sa pagpapauso ng mga wala naman sa Bible. Okay? So kaya kami, maganda sa ano, independent ng mga Baptist eh. Pero yun nga, minsan, ang demonyo, kumikilos yan eh. Paano pag, ano ka lagi naman, Independent Baptist Church Day. Oh, anyway, actually, ano yan, may gray area. Hindi ko sinabing lahat na sumali doon. Loko-loko, hindi weekend. Hindi naman. Ibig sabihin, ginagapang tayo eh. Okay? Kahit sa mga kaya... Ang purpose, yan, ikaw nag-set doon. Ang purpose mo talagang isolvin din sila ng tama. Actually, yun nga po yung sinasabi nila. Yun ang sinasabi nila. Okay, so medyo gray area. But anyway... may mas importanteng bagay mas hindi, yun ang sinasabi ko. At wala nang mas importanteng bagay pa kundi sa ganitong gawain. Kaya ginagawa natin to para dumami tayo at dumami ang soul winner at dumami ang magaling na soul winner. Yun ang sinasabi ko. Okay? Kasi pag konti tayo, paanuhan lang, kaya lang kayo andun sa dahil sa tao, madalas yun. Hindi ko pupunta si ano, siya nag-organize ito. Ay, wala palang kwenta yun. Yan ang totoo. Okay? Alam natin yun, talagang ginagawa pa rin. Okay, so medyo naligaw tayo. Anyway, laborers. Kailangan natin laborers. Hindi natin i-deny na gusto natin na marami tayo na gumawa nito kasi nga napakalaki ng task. Ang daming hindi maligtas, ang daming nalilito. Simple lang ang gospel, eh, walang force. Okay? Sa panahon ni Jesus, ganun. Sa panahon natin, ganun din. May dalawa tayong potential na laborer. Si Randall saka si Big Son. Oo, kasi nung wala si James, hindi, pumunta na kami dun sa The Gatsby Park. Umulan, malakas. Sabi ko, balik na tayo. Pagbalik namin, sabi ko, dito muna tayo sa coffee shop. Sinero ko yung dalawa kung paano talaga mag-soul win, no? Mata mo yung dalawa.
Yun ang dapat makatin sa mga ganito. Kasi nga po, yung iba is medyo nakukuha lang sa, alam mo na, gusto ko eh, desire. Ano yung desire? Kaso hindi naman sila equipped. Sana nakita ng sundalo, sige, matapang ako. Alam ko. O sige, marunong ako maggumawa ng baril. Di ba, ginaganyan lang yan. Ako, patay tayo. Eh, yung mga equipment, kung gusto mo, gusto ko yung plano. Bobombahin ko lahat yan, marunong ako magpalipad. Ilang oras yun, libong oras daw yung inano para maging effective eh, napakamahal ng equipment. So, ganun din, maganda sa atin, di mahal yung equipment natin. Pero medyo mahal din to pag na pabayaan, pag na misrepresent. Ay, yung mga Baptist na yan, di marunong yan. Eh. Kaya kailangan din natin mag-equip. Hindi tayo yung kilala yung mga Baptist, kung ano lang masabi, parang nagkwento lang sa akin. Walang direction yung soul winning. Kaya natin ginagawa to. Amen? Preparation. So, next natin is dress code. Ito ay sikat din. Ito ay naituro sa amin. Ito yung medyo binago ko dito. Okay? So, kasi sa experience natin, ang ako, dati ako yung nag-soul winning, hindi naman ako nakaganito, pero dati nakabarong ako, naka-boots. Kasi nuturo sa amin eh. Barong and boots? Barong and boots. Kasi nga po, ang time namin nun is before the service din. Maganda nga rin naman kasi, wow! Diba? So, pero ngayon, sa experience ko, hindi ganun kaya komportable sa'yo, tsaka sa kanila. Kasi iba dyan, kita ka na, malayo ka pa. Naku, si ano na naman to, mayroon ng bansag sa'yo. Si congressman. Si congressman to, si security, head of security to. Oh. Di ba? So, ang na-derive natin dyan at ang ituturo natin ngayon, yung pinaka-comfortable mong suot na siyempre sa babae, maayos, hindi yung ano, sa lalaki, ganun din. Pag nakaganyan ka naman. Yung iba, Mormons yan. Mormons, pero iba may nakaganito eh. Kung sa Alaska ka, pwede. Kasi sa Pilipinas, di tayo pwede. Okay. Sa Pilipinas, mainit eh. So, mainit eh. Relax lang. Okay. So, saka sa experience natin, tumatawid tayo ng ilog, sa putik, uupo tayo sa bato, okay, hindi appropriate eh. So, ngayon po, kaya ang ano namin, kahit maong yan, okay lang yan, basta komportable ka, syempre, pag lalaki ka, huwag ka nang mag-short, okay? At least, maganda, may kuelyo, polo shirt. Pero t-shirt, wala rin tayong problema doon. Basta maayos. Huwag ka naman nakasinelas na para kang ano lang. Huwag naman ganun. Okay? So, medyo mga ano lang. So, nothing too fancy but not too rugged, comfortable. And then, yun lang, alalahanin mo. Sino bang i-represent mo? Ang Diyos at ang church? So, dapat maayos ka. Yung mga tao dyan, mga ano eh. Butas-butas ang suot eh. Huwag naman ganun. Okay? So, mabilis lang yung dress code. Pero importante yan. Kaya sinama natin yan. Okay? So, wag manalangin ka muna for the laborers sa boldness. Nadaanan ko ba yung ano? Sorry, yung save, no? Pray for those that need salvation. Okay, sabi ni Paul dito, panalangin nyo ako para sila ay masave, di ba? That they might be saved. Kasi yung iba doon ay, yung iba, especially yung context nito, mga Hudyo, sabi niya, naku, ang hirap maligtas niya, lalo ngayon. Mas mahirap ngayon. Pero panalangin natin para maligtas yung iba. Okay, laborers. Ano po? Itching ears mga tao ngayon. Ang hirap. So, sa experience natin, narinasan natin yan. So, number 3. Ito na yung mga roles. Ito, punta tayo sa roles. Ha? Preparation pa lang tayo. So, ano yung roles na dapat maintindihan natin? Pag di natin alam ito, magkakagulo tayo sa experience. Ganun din. Nagsalita siya. Yung ano ba to? Contest ba to? Inaikinig sa inyo, sino mong papahinga mo sa inyo? So, hindi ganun. Ang style natin, at ang mas maganda talaga is, isang silent partner, isang speaker. Eh, paano? Gusto ko rin magsalita. Dung, sa next ka na. Gusto mo magsalita naman ikaw, doon ka na sa next door. Doon ka na sa next person. Okay? Pwede ba bilhin yung airtime? Airtime. Totoo yan. Kasi minsan tayo po, pasika tayo eh. Ano totoo? Ngayon, kung pareho kayong marunong talaga, di magsama kayo ng hindi masyadong marunong, mga baguhan, mga bata, para ma-observe na nila. Kasi talagang ano ka eh, masigasig ka eh. Ayaw mong ikaw yung mag-pray lang eh. No? Ngayon, kung meron tayong ganun. Ngayon, kung dalawa lang talaga kayo, pareho kayong speaker, para mas effective tayo, at ayaw nyo naman maghiwalay, please, be silent. Okay? Yan ay effect, proven yan. Okay, huwag kayong masyadong ano. Ngayon, anong gagawin nung silent?
siya yung siyempre speaker, siya yung magsasalita mamaya, yung buong ano yun ang gagawin natin. Pero yung silent partner ay yung C is the speaker will do all the talking. Okay, yung D, silent partner will do all necessary to thing to have the gospel presentation without distraction. Diba? Kahit ngayon, nag-aaral tayo ngayon, diba? So, si Ma'am John, nilabas yung bata kasi nadi-distract tayo. So, ganun ang silent partner. Gusto mo rin mag-share, kaso, importanteng, ano yung tuloy-tuloy, alam mo naman yun, diba? Minsan, ang hirap naintindihin yun, tapos mapuputol pa, may bibili, tatahol yung aso, iiyak yung bata. So, kung ikaw yung silent partner, gawa mo ng paraan na hindi maantana. Ah, pwede po bang dito tayo? Yan. Tapos, pag may bibili, ikaw na yung dati, si brother niya, ganun eh. Siya na nagbenta eh. Hindi mo nang binulsa yun, di ba? Ako yung taho vendor. Day ko yun eh. Taho vendor. So, habang nakabili mo na ako, tapos nag-share na ako, di ba? May parating. Nasa first part pa lang, no? Pabili po. Mahirap, di ba? So, actually kami, kaya iwasan na rin namin yung ano. Pero natapos din ako by page. May being page yan, natapos. Totoo naman yan. So, kung marami naman tao, pwede mo unahin yung mga hindi nagkatrabaho. Yan. So, kung talagang doon ka nililid ng Panginoon, tatsagaan mo. Ngayon, yung silent partner, siya yung mag-a-avoid ng distraction. Di ba? Hindi siya yung mag-focus ng distraction. Di ba, Stephen? Pag ikaw yung silent partner, ikaw pa yung, uy, huwag mong galawin yan. Wala yung ginalawa, mabasag yan. Ikaw sinama ka doon para mag-ano ka, ayusin yung observe. Ano, mag-observe, mag-pray, kasi ikaw pa yung nang gulo, di ikaw pa yung naka, mag-ganon, okay? Ano yung P? Pray silently. Wala akong magawa eh, panalangin mo. Spiritual thing to, so kailangan lagi ng gabay ng Panginoon. Kahit pasanay na yung speaker, minsan nagugulo siya. So, panalangin mo. Amen? So, ito yung next is, all of us must observe the best blank through all the activity. So, ito yung ano, sa mga bata, di ba? Ano yung inaayos yung dapat? Yung attitude nyo? Kasi yung overall attitude mo, makikita ng ibang tao, eh, wala nang pangkwenta itong mga ito. Sila nga, nagkakagulo. Yung mga ganun. Naranasan ko yung dati nga kasi di sanay yung ano eh. Ganun sila. Ilang dami namin. Pumasok kami sa bahay. Kanya-kanyang ano. Tapos babae pa yun ang una. Kaya, may girls. Ayoko nang ulitin to. Yan. Kasi may mga maling ginagawa. No? So, yung attitude nyo. Doon kayo mag-away pa. Nag-debate pa kayo. Ano ba yun? Ayusin yung attitude nyo. Mas all winner. Ngayon, be polite. Huwag mong pagalitan yung ano. Kung ayaw niya, polite ka pa rin. No? Bisita ka dun eh. Hindi, umalis ka na lang kung ayaw mo nang kausapin siya. Ganon. Pero never, walang dahilan na maging impolite tayo, makipag-debate tayo. Okay, respectful. Cautious of what may happen. Okay, sabi sa Matthew 10:16, ano sabi dyan? Yung sinend yung 2x2. Be wise as serpents and harmless as doves. Wise ka, kaya nga pinag-prepare natin to. Ito, inahanda natin. Kita nyo yung material natin. Kasi ang dami kailangan alamin. At matrain tayong gawin. Okay? Pero isa sa mga bagay na yun, yung maging harmless as a dove. Kaya hindi ka pupunta doon, mananakit ka. Sasaktan mo yung damdami nila. Ano ba yun? Mga kulto kayo! Mga patay ka pa dyan. Hindi kung alam mong hindi siya ready, okay? Hayaan mo na. Pagpasa Diyos mo na yun. Pakita mo lang sa kanya yung magandang attitude and then you pray for him. Iniwanan mo siya at least ng impression, then you go away. Okay? Be always polite. Walang exemption po dyan. Hindi, dinibate ako eh. Alisan mo na. Politely walk away, okay? So, patapos na tayo. Sa second module natin. Secondary goals to note. Okay? Kasi, hindi lahat maliligtas. Ano gagawin natin? Madedepress na tayo. May mga area, yung mayayaman, bihira dyan. Okay? So, ibig sabihin, huwag natin katokin yung mayayaman. Hindi. Kaya nga, ang objective natin, lahat katokin natin para wala tayong naiwanan. Isa na ba tayo? Okay? Hindi. Isa-isahin mo yan. Okay? Ngayon,
pag hindi sila naligtas, sabi nito, for others that will not be saved, at least we have blank them. Colossians 1:28. Whom we preach, warning every man. Okay? So pag nag-preach tayo, hindi naligtas, hindi na-accomplish yung goal natin. Ganun ba yun? In a way, oo. Pero in a way, yes pa rin. Kasi kung hindi sila naligtas, na-warning nga natin sila. At importante yun. Diba? Isaiah 55:11. No. The Spirit of the Lord is with me. Yeah, whatever goes out from my mouth. Ah, okay. Void. Yeah. Tama. So, ibig sabihin nun, kahit hindi sila naligtas, nawaningan sila, nagising sila, ay, meron palang preacher, ay, may Christianity palang totoo, ay, may Diyos pala, may langit pala, may impyerno sila, nawaningan sila, amen? Yep. Kaya sabi dyan, yung iba naman, hindi, ano, the planted seed. Okay, so sabi sa Acts 20:31, therefore, watch and remember, by the space of 3 years, I've ceased to warn. Okay, sabi sa parable of, sa Matthew 13, tapos na tayo dyan, di ba? Ilang parable yun? Parang apat. And then sa Luke 8, yung parable of the sower and the seeds. Parable of the tares. Okay? Yung iba hindi umusbong, pero at least nataniman natin sila. Okay? At may mga gagawin ng Diyos yung sa mga itanim natin. Maalala nila yun. Parang may experience pala kami ni Brother James. Nung ako yung kumatok, ayaw. Momon eh. Naisip-isip niya, kaligtasan daw siya sa akin, ayoko. Eh si Brad yung nakasalubong niya. Eh yan na yung kinatok ko eh. Ba't sa kanya? Eh, kasi po, naisip ko, ano eh. Ba't nga ba ako yun? Yun, nasira, naligtas ba yun, Brad? Ganun eh, no? So, huwag tayo mag-give up ngayon. Kung hindi, at least nataniman natin na warning natin sila. Okay, so walang dahilan para tayo ay panghinaan. Walang sayang. Bawat labas natin, nataniman, na-save, hindi na-save, nataniman, na-warningan, na nagkaroon sila ng impression ng Baptist pala, ay nag-preach din. No? Kasi marami pong hindi na gumawa eh. Okay, so next, assessment of the neighborhood and size. So, napta sa preparation pa rin tayo. So, paano natin i-assess yan? So, 1, 2, 3, 4. So, una yung mga neighborhood muna. Ngayon, yung mayayaman, nasabi ko na kanina, dapat alam na natin, no? Manage natin yung expectation natin. Bihira na liligtas kasi marami ng mga kulto dyan, nasanay na sila, niloloko sila. So ayaw na nila, yung iba dyan, nasabihan na rin itong mga yan, mag-aano lang yan. Bible, mga ganun, minamak nila. Kaya ngayon, marami sa kanila, kaya ngayon, ginagawa natin, i-improve natin yung soul winning natin, introduction natin, i-improve natin para yung impression sa kanila, baka ito na yung totoo. Kaya posibleng patuloyin tayo. Pero, para sa atin naman, hindi tayo ma-encourage, ano na yun, dapat alam na natin yun. Na pagbayaman, bihira maliligtas dito, okay? Okay, so sa neighborhood ulit. Okay? Hindi ko nalagyan ng mga blanco, ginanahan ako. Okay? Careful not to trespass, magkapasok na pasok kung saan-saan. Mukhang mapagkama lang kung ano na, may aso pala, nabaril ka pa. Okay? Always seek approval before entering private properties, okay? Pag may gate yan, ingat. Pero pwede kang magpaalam. Pag pumaya, go. Okay? Ngayon, yung mga hindi residential, ito yung medyo madali, okay? Mga parks, okay? Mas madali yan, okay? Kaya dyan nag-uumpisa, nag-aaral yung mga nag-aaral pa lang. Maganda mag-aaral dyan. Mag-practice ng soul winning, okay? So kaya pag may marathon tayo, di natin ginagawa para ano, maramihan, mabilisan. Okay, and then individual profiling naman. Ito mga tao. Sino magsisharean ko sa dami nito? Sino yung sisharean ko? Depende sa'yo. Hindi tayo, sabi ng iba kasi masyadong hyper, ano yung, kahit sino, lahat siya, sharean mo. Huwag ka nang kumain. Ganun eh. Maliligtas sila. Upunan sa Diyos sa impyerno pag tinamad ka. Yung mga ganun din naman. Kaya, ang maganda, para may encourage ka, matuto ka rin, tingnan mo kung sino yung swak na swak sa'yo. Kung nasa si Brother James, gusto niya lagi, mga kids eh. Diba? Napansin ko kay Brother James, siya ako yung nag-introduction, pag bata lumabas, akin na yan, ako na yan. Kasi alam niya na agad eh, kuha niya na yun. Pag bata, pag matanda, mahirap, diba? Okay, so ngayon, itong mga bata, so alam niya, ano, profiling, pag sinabing profiling, alamin mo, itsura pa lang niya, ito madaling masave yan. Pero later,
Kailangan mong gawin lahat yan. Kaya yun nga, pag-aralan mo. Yun lang gusto kong sabihin dito. Okay? Yun na yun. Matututunan mo yan. Kasi yung mga bata, madaling maligtas. Yung mga mas matanda, mas mahirap maligtas. So, ihanda mo. Ngayon, kung medyo ano ko ngayon, kaya-kaya ko na yung mga bata, susubukan ko yung matanda. Yung mga mukhang pilosopo, yung mga nasa middle age, yung mga 45 years old. Medyo umiinom pa. Now, pag umiinom, iwasan na natin yan. Yan yung number 4, okay? So, some profiles to place or places to avoid. May mga ina-avoid tayo. Dapat pala ginawa kong blanco yan eh. Ano yung mga dapat nating avoid? Para hindi masayang oras mo, hindi ka mapahamak. Kung babae ka, iwasan mo na yung mga lalaking medyo, alam mo na, tambay. Okay? Kung babae ka, targetin mo yung mga bata, baka babae. Okay? Kung lalaki ka naman, yan, yung mga bakla. Okay? Nakapalda, lalaki. Naku, iwasan mo na. Naka-makeup. Itong kailan lang, meron ako. Pag mga bata, okay lang yan. Mabago pa yan eh. Yung anong Wednesday lang, ganun. Napansin ko na, lambot nito ah. May hinihintay daw siya, yung hinihintay niya, ganun din, malambot din. Sabi ko, tutuloy ko pa ba ito? Tinuloy ko, naligtas. Tumanggap, at least. So, ang sinasabi ko, bata pa, siguro ito, wala pang 15. Mga 15. So, ano pa yun, mababago pa yun, okay? Pero pag open sodomize, iwasan mo na. Sayang oras mo dyan. Puro kalokohan ang alam niya kabastusan. Yung mga lasing mismo, naglalasing doon, iwasan mo na. Yung mga may, yung mga addict, hindi, nakaka-burden itong nakaka-burden. Nagdadrag sila. Takot sila maligtas. Di ba? Ikaw napahamak ngayon. So, nabawasan tayo ng isang soul winner. Hindi gano'n. Okay. Be wise. Amen? Amen. And then, those that are obviously not in a good, right, nakikipag-away, sinan ko kayo para makalmado kayo. Wala yung nagtatrabaho, security guard, na ang ano niya, nasa bangko. Hindi pwede yun. Okay, nagbebenta. Okay, huwag kang maging tisod sa kanila, mapagalitan pa sila. Ngayon, yung iba, matatansya mo eh. Wala masyadong ginagawa, pwede yan. Okay, yung mga ano, alam mo naman yung mga mayaman, talagang may security, ang daming aso. CCTV. Ang lapit mo pa lang, CCTV. Yes. Okay lang kasi CCTV kasi may mga aso. Hindi ka makakapag-share. Wala, okay. Mga aso, saan nanonood sila sa CCTV, bro? Maganda kung ganun, di ba? As hindi ganun, eh. No? Yan ang problema sa mga maraming ano, mayaman talaga, ni ayaw nilang makipag-interact sa tao. Bahala sila. So, sila ang atalos doon. Okay? So, kung kaya ngayon, minsan sa park yun masisiran. Yung last Wednesday sa park, mga mayaman yung nasiran ko eh. Anyway, sabi niya, puta siya ngayon eh. Wala. Anyway. Okay, yun na yun. Ha? So, avoid being too confrontational. So, nasabi ko na yan kanina. Okay, huwag ka na makipag-away. Ngayon, pag yung dumating kanina, okay siya, tapos nagiging ano siya, nati-trigger siya, di mo alam kung bakit, walk away na lang. Okay, nakikinig ba mga bata? Nakikita nyo ba yung takbo ng ano natin? Maganda at maayos, may sistema ka, hindi ka matatakot mag-soul winning, may encourage ka mag-soul winning at lagi, parati. Okay? Yan, yan. Okay, may question ba this time? 5 pages, 4 pages pala ito. Sige, sir. Sinolvin natin ano? Yaya. Yaya? Ayaw tumigil sa bagyo. Sobra naman, ha? Sobra. Sobra, no? Anyway, di natin alam yan. Pero, yung sinilang ko din nung Wednesday, nung nag-train na kami, doon siya medyo, ano, kasi parang single mother, eh. Medyo na, ano. Anyway, okay na, wala pang tanong? Nakikita niyo ba mga bata? Natututunan yung dati yung matutunan? Nakikita niyo yung mga obstacle dati, natakot ka, ngayon nawawala na. Kasi ang minsan nasagot lang, minsan sa ganyan, paghanda, knowledge lang eh. Ah, ganun pala yun, di ko naman pala kailangan gawin yun eh. Yan. So ngayon, dito tayo sa medyo pinakamahirap daw na part. Okay, which is, yung mismong kakausapin mo na siya. Introduction, paano mo umpisan? Alam ko yung gospel, alam ko yung verse, alam ko yung explanation.
Pero hindi ako makipag-umpisa kasi natatakot ako na intimidate ako, kinakabahan ako. Diba? So, paano yan? Kaya ngayon naarali natin. Okay? So, paano mga magsimula? Okay? Note that this part can be the hardest part. Okay? So, kung nahahirapan ka dito, hindi ka nag-iisa. Okay? Pero pag nag-umpisa na yan, tuloy-tuloy na yan. Okay? So, ano to? L from those who have done soul winning a number of times. Ano yan? Kalimutan ko ah. Learn! Okay? Matuto ka. Kaya nga, ano, Stephen, tanggitigil lang yan. Matuto ka, sumama ka, makikita mo ng ilang linggo, ilang buwan, ganun pala yun. Hindi ako marunong ngayon. Pero ilang beses ko nakita, ganun pala ang ginagawa yun. Ganun pala gawin yun. Yung introduction, matututo ka ngayon. Okay? Kasi mahirap talaga yung introduction sa totoo lang. Okay, kaya matuto ka dun sa mga iba. Okay, number two, paano natin pipiliin yung tao, kaya yung pintuan, kaya yung bahay. Okay, review yung kaninang profiling. Ngayon, when going to neighborhood, it is a good rule of thumb. Nasabi ko ito kanina eh. Dapat every door and every street. Kasi namimili ka eh. Ito mo masyadong ano, ito masyadong... Hindi, huwag mo na piliin. Shadon mo na lahat. Katokay mo na lahat. Lahat ng tao. Ganon. Kasi baka hindi ko ma-profile eh. So, kaya pag hindi mo alam, tira na, no? Bira na. Sharean mo na, katokin mo na. Yun. So, yun lang. Ngayon, ang knocking doors. Ito na, kakatok ka na ngayon. Kasi, kinakabahan ka na, kakatokin mo ba to? So, ano yung maayos na pagkatok, hindi masyadong malaka... Labasan yung tao, eh. Galing ko. Yung may tamang pagkatok. Eh, kaso nabigla nung, kala ko, polis eh. Kala ko, may utang ako, something. Tapos ikaw, mag-share ka lang pala ng Bible. Pinatok mo ako nang nagising ako sa ano ko. So, huwag ganon. Tapos hindi ko nagmamadali. Tama, exactly. No? Hinihintay mo sila kasi yung pagkatok mo pala, part na yun ng soul winning mo. Party na yun, okay? So, huwag masyadong malakas, huwag masyadong mahina. Sakto na. Ay, wala ha. Palisa tayo. Hindi ka naman pala narinig. Uy, nag-salvining na ako. Lumabas kami ano. Inatok namin lahat. Ang pintuan. Huh? Hindi mo honestly masabi yung kasi nga. Ganun lang. Okay. So, pwede mo ulitin. Mga ilang ulit. Yung sigurado mong narinig sa loob. Wala. Huwag yung... Ay, nangyari dun? Huwag ganun, ha? Stephen, eh. Nakikita niyo ba yung ano ko? So, ang pinakasama rin yan, sabi ko dito, when in doubt, don't bang the door, okay? Just the right volume, yung isang blanco. Pangalawa, don't bang the door, hindi ka police. Okay, yung gusto kong sabihin dyan, dito sa, bago mag-four, sabi dyan, imagine mo, ikaw yung tao, ano bang gusto mong, ano bang katok yung gusto mong sagutin? Sabi mo, police, malamang talk ka. Tapos, Bible lang pala. No? So, maano siya, naasar yun. So, wag ganun. Okay? Okay. Nagtago pala, no? Yan. So, wag ganun. Kaya ngayon, isipin mo, imagine mo, ikaw yung tao, ano yung gusto mong sagutin at pupuntahan mo talaga? Yan ba yung maayos, nakatok, na patient siya, hindi nagmamadali. Okay? Nangangato ka lang eh. So, maging patient ka. Number four. So, ngayon yung mga nasa labas, paano yan? Okay? So, wala ka nang kakatokin. Eh, perfect ko na yung pagkatok ko eh. Pero pag i-approach ko, hindi ko alam. Ito yun. So, hindi mo siya kakatokin, pero kukunin mo yung attention niya. So, paano yan? Yung mga advice natin dito, syempre, approach confidently, make yourself be heard. Okay? Hello po. Ba't hindi siya lumilingon? Papahiya ako, yoko na ang gawin to. Hindi ka kasi naririnig eh. Pakinig mo yung sarili mo, okay? And then start with a friendly gesture. So, ganyan, ngiti, hello po. Diba? I-perfect win mo yun, yung friendly gesture mo talaga makaka-win. Eh, mga ano naman kayo dito eh, mga maganda. Pogi ka mo kayo eh, diba? So, okay, Stephen?
Okay? Hindi mo kailangan sulat yun. Make yourself be heard. Four. Then start with a friendly gesture. Okay na? Don't see your around people. Ano yun? Don't chase people around. Inabutan mo, sir, sir! Parang nag-aalok ng credit card, yung mga ganun. Di ba yung, pangit kung hindi na siya, ano, hindi interesado yun. Okay? Magmumukhang ewan, bandang uli, naawa ka sarili mo, ayoko nang gawin to, forever. Ayoko niya solving. Nagkaroon ng bad taste tuloy sa'yo. Huwag nang habulin. Mas importante yung dala-dala mo, dapat nga tayo inahabol nila eh. Pero, pag iniwasan ka na, let it go. Amen? Move on. And then, state up prompt your purpose. Okay? Don't waste their time and your time. Anong bang, bakit ka ba andun? Pwede po ba makipagkaibigan sa inyo? Ha? No, may mga ganun ako pong ano eh. Yung iba, oh, kamusta po kayo? Nauuna yung chika-chika. Yun ang ano nila. Meron din naman ako kuha. Pero hindi ligtas at hindi marami at hindi effective. Hindi mo gustong maging, ano, ako katulad ko, introvert ako eh. Hindi ko naman gusto makipag-chika-chika. Lalabas ako para makipag-chika-chika. Hindi ako ganun. Pero dapat tayo, niluturo sa atin, that lots all winner. So ano dapat? Ano yung purpose mo? State mo agad, sabihin mo, ako po si ganito, gagawin ko po ay ganito. Gusto ko i-sharean para maligtas kayo. Kami, ganun na lang. So, iba-iba-iba dyan eh. Yung iba, ganun. Yung sina, ano. Pwede, gusto po namin kayo invite sa church, ganun agad sila. So, ako, medyo hindi ko nakita ang ano yun. Off. Sa akin, oh, tama, off yun. Kasi anong pakailan mo sa church mo, di ba? Wala. Kaya gusto ko makapture sila. Yung pinaka-purpose ko talaga, maligtas sila. Yun ang sabihin ko. Pwede po ba namin kayo share ng word of God para maligtas ang kaluluwa nyo? Sigurado. Kaya iba, napapahinto na mag-iisip. Pag umayaw siya, di ayaw niya siguro maligtas. Pero ibig sabihin, ginawa ko yung purpose ko. Sinabi ko sa kanya, ayoko mo ipagsayangan ng oras sa kanya. Amen? At ayoko rin sayangin yung oras niya, oras ko. So I state my purpose up front. Agad-agad, okay? Then don't let the prospect hanging. Okay? Nag-uusap kayo, saya-saya nyo. Maganda yung masaya kayo mag-soul winner, mag-partner. Kaso, andyan na yung tao. Nag-uusap pa kayo. Okay? Huwag niyang ganun. Siya yung pinaka-importante dito na tao. Kaya nga siya pinuntahan eh. Biglang nag-usap, nakalimutan. Nakalimutan nyo kasi saya nyo, di ba? Ngayon, so number 8. Ngayon, pag wala talagang ano, anong gagawin natin? Iyak na lang tayo. Ayoko na, hindi ko na gagawin ito next week. Okay? So, iwanan mo ng gospel track na mayroong invitation, may contact number. Bakit? Para kung talagang wala lang, yung iba po ay ganun, naghahanap pala ng church, eh hindi mo nababalikan ulit yung bahay na yon. Iwanan mo siya ng something na, ano, na pwede kanyang kontakin, ay, meron palang baptist dito. Ganyan. Okay, so yung sample natin, again, yung sa akin na-develop natin, yung tinuturo ko, ganun. Good morning po! Pwede po bang share na namin kayo ng word of God para maligtas kayo? Yun ang pinaka-nakita kong effective. Kayo kitang invite muna. Kasi, hindi naman kita kilala eh. Baka bakla pala eh. I-invite kita, di ba? Effective yun. Di ba? Oo, effective yun. Yes. Exactly, no? Sa ano nga, sa the gospel part nga, palaging ito na. Ganun na rin. Good afternoon, Brad. Nandito ako para mag-share ng good news of salvation sa'yo. Yeah. Kailan ba? Ano? Parang maligtas ka. Oh. So pag medyo hindi makasagot, ang ginagawa ko, niniwala ko ba sa langit impyerno? Ganun. Kasi medyo minsan ma-stun yan eh. Totoo ba to? Or nag-iisip niya kung paano siya tatanggi. Niniwala po ba kayo doon? Pag sinabi niya hindi, medyo ano yun, malalim na conviction yung baka niya sinabi yun. So, madalas sa hindi. Sabi, oh, syempre, naniniwala. Ngayon, kung di siya naniniwala, medyo malalim yun. Mahirap. Pero, still, nagkaroon ka ng idea ngayon kung anong gagawin mo at paano ako mag-isimula. Okay? Kaya importante to ask questions first. Okay? So, pwede ng introduction, magpakilala ka agad. Iba naman, ganun ang style. Ako po si Pastor Reyes, taga-daya din po kami. Pwede po bang share ng kayo ng Word of God? Pwede din yun. Okay? Ngayon, number 10, ito na yung importante. Asking questions is a very important part of the conversation. Again, ikaw yung magda-drive.
Okay? Hindi siya. May mga ganun na, ipagkwentuhan lang. Kahit sa Bible study, di ba? Nandito ako para may pagkwentuhan. May mga ganung klase ng profile ng mga tao. So, pag soul winner ka, tama yun. Kaya dapat ikaw yung mag-drive. Kaya ihanda mo yung sarili mo. Okay, so make sure you ask the right question, di mo engage sa prospect. Ngayon, ito yung mga must have. Pag sinabi must have, ito yung dapat mong gawin talaga. Di pwedeng hindi. Okay, number one, sabi dyan, saan ka pumupuntang church? Actually, yun ang pangalawa ko na. Pag pumayag, pwede ba kitang silang? Sige po, saan ka pumupuntang church? Bakit? Kasi para maalam mo na agad kung anong approach gagawin mo. Kasi kung Catholic yan, alam mo na. Kung Mormon yan, alam mo na. Kung wala akong church, alam mo na rin. Bakit ka walang church? Yan. Then, nabaptize po ako sa ganito. May iba ganun eh. So, number one, saan po ano? Case to case din. Kasi, depende din sa tono ng tao eh. So, kapag receptive naman siya, there's no point for me to ask kung ano yung church siya. Pero mas maganda sir, kasi alam mo na ngayon, alam, yun na, pag inaral mo yung turo ng Catholic, inaral mo yung Jehovah, inaral mo, kumbaga na narrow down na agad yung approach mo. Diba, parang mission yan eh. Recognition. So, meron kayong mga spy plane, may mga ano. Anong approach yung gagawin natin? Hindi natin alam kung anong lupa doon, kung anong klima doon. So, hanggat lahat ng makukuha mong information beforehand, tama na. So, kaya yun ang isa talaga sa sinasuggest natin na maganda. The best yun. Tanong mo anong church, hindi masama yun. Iba sabihin, ito na natanong. Eh, parang malamang ko. Hindi masama yun. Okay? At sa experience natin, wala, halos wala pang nag-ano sa akin. Ba't mo tinatanong? Ang madalas lang yung mga Jehovah talaga. Ano ba yun? SDA. Yung ayaw nila sabihin. Malalaman mo na lang, di sila naiwala sa langit. Yung pala, ah, Jehovah to. Tama ba yun, sir? Hindi daw naniniwala sa langit. Sa lupa lang daw. So, okay, yun. Hindi sila naniniwala sa langit na mabupunta sila. Mabupunta sila doon. Ah. Yung iba lang, 144,000 lang. Earth. Okay. So, may tama, may mali doon. No? So, pero malalaman mo yun. Kaya maganda. Aralin nyo rin ha, pero maganda, tanong mo kung saan church siya. Okay? Ngayon, sa Pilipinas, napakarami dito Catholic lang. So, alam mo na agad yung approach. Amen? Next question na importante is, are you 100% sure when you die, will you go to heaven? Ngayon, yung, again, pag Jehovah, wag daw heaven. Okay? Kasi magaganyan na kanagan. 100% you'll be saved. Ganun sa Jehovah. Okay? Pag naramdaman mo Jehovah. So, pero ganun, bakit parang nakakaano naman tong tanong na to? Siyadong diretso naman. Eh kasi nga, kasi marami, sa panahon natin sa Pilipinas, maraming kanya-kanyang sagot eh. Ano, Christian ka ba? Yes, Christian ako. Pero actually, iglesia ni Manalo. Mga ganun. So kaya ganito ang approach ng Baptist nang alam mo yung kaligtasan kasi yung sagot sa tanong niya na to malalaman mo kung paano mo siya i-approach niya at kung ligtas ba talaga siya. Ngayon may iba-ibang sagot dito. Iba, gusto ko maligtas pero hindi ako ligtas. Hindi ako sigurado. Sa palagay ko ano ba yung mga ano? Sana, okay? Pag hindi positive, pag hindi oo ang sagot, solve mo yun. Ngayon pag ligtas na, ano gagawin mo? Ang ako ginagawa ko, sineshare ng ko-confirm mo tapos pagligtas na talaga. Babay na. Ako ang ginagawa ko, sineshare ko ng next steps. Ano bang church niyo? Yung iba katulad mo, nawawala ba yung kaligtasan mo? Laglag na naman 'yan. Pag nawawala yung kaligtasan, hindi yan ang tamang kaligtasan. Paano mo na sigurado kung nawawala nga? Kung nawawala yan, paano mo lamang di nawala yan? Okay? So, alamin mo. Ngayon, pag talagang ligtas na talaga, share mo na lang, ano, King James. Dapat King James din kayo. Sana, ano bang sa inyo? Kasi hindi ka lalago kung hindi ka King James. Kanya-kanya tayong translation. Does that sit well with you? Na magkakaiba tayong translation, tapos magkakaiba? Ano ba yun? So, hindi ganun. So, yun yung mga next step. Okay? So, yun yung ginagawa ko. Kayo, pwede nyo nang gawin. Okay? What can you do to lose everlasting life? Pag sinabing, ano, hindi sila niniwala sa all one saves, always save, siguraduhin mo yun. Okay? Ayan. So, these questions will save you a lot of trouble kasi nga, malalaman mo kung nasan sila. Okay? So, may question po ba ngayon? Question na. Question. Bilis lang, no? So far, aligned tayo. Aligned pa naman, ha? Tsaka, nadadagdagan ba yung mga bata? Peter, ba't parang mukhang malungkot? Inaantok ka, labanan mo. Ako?
Okay, nandito ako. Ako din eh. Kasi po yung ano, matatapos. Ako kasi 1-8 niya. Ano pa lang ako noon, katatapos ko lang yung meron kasi ganun eh. Dire-text pa ako sa trabaho, sir. Tapos na ba yung pinapagawa mo sa trabaho? Kasi nga, okay. Sa Monday. Okay. Sa amin naman, may nagte-testing na kailangan matapos daw. Kailangan support. May nakalimutan. Bihira ito mga ito. Eh, yung boss-boss na namin yung nagsabi. Alam ka naman din magawin. Okay, sige po. Question about the topic. Mabata. After this, break tayo.